Kailan kayo katagal ng mister mo? 9 years po kaming kasal. 9 years ang kasal. Sabagay, 9 years old na yung anak ninyo, di ba? Okay. 9 years na kasal. Nakipaghiwalay ka kasi nang bababae siya. Hindi mo na kaya. Binitbit mo yung anak mo nakipaghiwalay. Ngayon, iniisip mo, tama ba yung desisyon ko? Kasi naghihirap kami ng anak ko. Tama ba na sila masaya? Pinalaya ako sila. Ilang beses na bang ng babae? Kumpirmado bang ng babae siya, atay, ate, o nasa hinuha mo lang yan? Opo, inamin niya po sa akin. Tsaka kinausap po yung babae niya. Anong sabi? Ano po? Nakiusap po ako sa kanya na layuan po yung asawa ko, pero hindi po nila ako pinakita. Paano kung anyari ako yung babae? Anong sinabi mo sa akin? Sabi ko po, layuan mo ang asawa ko pa kahit para sa anak ko na lang. May anak kami, sabi ko po sa kanya. Dalaga kang tao, pwede kang kumuha ng walang sabit, ng walang asawang nasasaktan at anak na nasasaktan. Tapos hindi po niya ako pinakinggan. Tuloy pa rin po yung relasyon nilang dalawa. Oh. Maraming beses niya na bang ginawa ito nung lalaki? Dalawang beses po. Dalawang beses na. So kung tinatanong mo kung sa amin, kung tama ba yung ginawa kong desisyon na pakikipaghiwalay, wala kami sa posisyon na magsabi sa'yo kung tama yan o mali. Kasi hindi naman talaga alam kung gano'n na ba kalalim yung sugat mo. Gano'n na ba kasakit yung pinagdadaanan mo. Pwede lang kaming humusga, pero hindi namin alam kung ano yung totoong pinagdaanan mo. Kung ilang gabi ka bang hindi nakatulog, ilang balding luha na ba yung lumabas sa mata mo. Ikaw lang naman na nakakaalam nun. Gano'n na ba kalalim yung sugat na iniinda mo sa matagal na panahon? Ikaw lang ang nakakaalam nun. Diba, ate? Kaya ikaw makapagsasabi, tama ba ito? Diba? Nasasaktan ka ba sa ginawa nila? Sobra po. Diba, ate? Hindi mo saklaw kung kailan kanila sasaktan. Pero ikaw ang magdidesisyon kung hanggang kailan ka lang nila pwedeng saktan. Correct. Kung yan ang pamamaraan mo para masabi mo sa kanilang hindi nyo na ako pwedeng saktan, masasabi kong tama lang yung ginawa mo. Kasi karapatan mo yan eh. Diba? Kung hindi nila kayang ibigay sa'yo ang respeto, ibigay mo yan sa sarili mo. Karapatan ng isang babae na manatili ang respeto niya sa sarili niya. Karapatan ng isang babae na manatili ang pagmamahal niya sa sarili niya. At karapatan ng babaeng lumaban sa mga panahong inaabuso siya. Di mo naman sila saklaw eh. Pinahinto mo, hindi huminto. Diba? Kung di mo sila kayang pahintuin, ikaw kaya mong pahintuin ang sarili mo para masaktan. Sinasabi mo ngayon, di ba, nahihirapan kayo ng anak mo. Pero kasama yun sa laban. Sa laban, mahihirapan ka muna sa simula. Diba? Pero pag inilaban mo ng inilaban, pwede kang magkaroon ng panalo sa dulo. Diba? Kasama sa sakripisyo. At saka hindi naman ganun kadali. O, hiwalay na tayo. Ayoko na. Masaya na ako ulit. Hindi. May proseso. Kasama yan sa proseso mo. Diba? Nasa sayo yan kung paninindigan mo. Nasa sayo yan kung talagang mababawi mo yung nawala sa'yo. Diba? Ngayon, nawala ka na sa poder ng asawa mo. May nananakit pa ba sa damdamin mo? Hanggang ngayon po nasasaktan ako. Kasi may naririnig pa po akong mga chismis na nakita po yung asawa ko kasama yung babae niya. Ang sakit po para sa akin nun maririnig na nasasaktan ka sa naririnig mo? Opo. Mag-earphones ka, ate. Earphones lang yan. Gano'n na ba katagal, ate? Bago pa lang po kami. Nung April lang po kami naghiwalay. Naghiwalay. April. May, June, July, August. Hindi naman kita masisisi kung nasasaktan ka pa na apekto. 9 years is 9 years. Diba?